si Senator Cayetano gustong i-divide sa Marcos and Ninoy, part daw itong isang sinasabi niyang lugar. Eh, pakinggan natin, mga kababayan ko. Eh, walang personalan, ha? Kong tuloy, Sen. Walang personalan dito, ha? Gusto ko lang maliwanagan yung mga kababayan natin, mga kababayan ko. Eto, pakinggan niyo po yung sinabi niya. In fact, to your point about Metro Manila, one of the proposals during the Duterte administration is if matuloy yung Bulacan and Cavite Airport, gawin ng park kahit kalahati ng NAIA, di ba? At ito magiging lungs o central park ng Central Park ng Pilipinas, and then yung kalahati ibenta as a central business district. Actually, ako may proposal, amended proposal doon. Yung kalahati, gawing park. Yung kalahati, hatiin sa dalawa. Yung una, gawing Ferdinand Marcos Sr. Business Park. Yung kalahati, gawin Ninoy Aquino Business Park. Para mag-compete yung mga negosyante rather than boycott-boycott, tignan na lang natin kung saan sila pupunta dun sa dalawa, di ba? Kaya competition works eh. Kaso sa nag-aaway sa internet kung i-rename o hindi, pareho naman silang naging part of our history, no? Oh, ako ah. Anyway, alam niyo po ba na Benito yan ng ating pangulo dahil walang palos paglalagyan. Alam mo ha, ito lang, insulto yon para sa pangulo. Alam niyo po kung bakit? Ito lang ha, kung ipapangalan mo yan, gusto mong mangyari yan, takbo ka na lang ng presidente. Ito ha, real talk to ha, takbo ka na lang ng presidente. Bakit? Ba't ko nasabing takbo ka na lang ng presidente? Kasi mga kababayan ko ha, imaginin mo, magkaroon ka ng ganyang ginagawa. Ito ha, imagine mo, magkaroon ka ng ganyang ginagawa na sabihin mo na yung kalahati, gawin na lang kay Marcos, yung kalahati, gawin kay Ninoy para maging patas. What? Insulto ba to sa pamilya Marcos o iniinsulto mo yung kakayanan nila? To be honest, nabito yan. Bakit binito yan? Mga kababayan, bakit nabito yung proyekto na yan? Diba? Bakit nabito yung pagkakataon na yan? Ang tanong ko sa lahat. Kasi hindi siya magiging working sa atin at hindi pa napapanahon na magkaroon tayo niyan. Ikaw, pinupush mo nang ipinupush na magkaroon yan. Oo, sa panahon ni Pangulong Duterte. Alam naman namin na marami pa rin corrupt nun eh. Marami pa naman din taod sa loob eh, na nakadikit sa kanya. Maliwanag mo, marami, gustong-gusto niyo maitayo yan kasi para magkaroon ng ETZ ang ating ilang lugar. Alam niyo naman, mahirap pasukin yan eh. Katulad sa Cavite, meron yan. Tapos, ganun gagawin niyo. Yung kalahati, ganito. Yung kalahati, ganyan. Pang-iinsulto sa pamilya Marcos yan. Kung hindi man ipaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pinoproposal mo, eh magpresidente ka na lang. 'Di ba? 'Di ba? Magpresidente ka na lang. Kapag nagpresidente ka na, oh, ganito gawin natin. Cayetano Business Park, yung kalahati. Tapos yung kalahati ulit noon, Lino Cayetano Business Park ulit. Ganon! Ganon ang pinakamadali noon. O kaya ano ba maganda? Yung, o kaya, ganito na lang. Para mas madali. Ito, Cayetano Business Park yung kalahati. Tapos yung kalahati, Byron Business Park pa rin, mga kababayan ko. Yun. Pwede niyong gawin yun. Pabor yun. Kaso, magpresidente ka muna. But in your dreams. Yan ang masasabi ko. In your dreams. Kung sakali. Diba? Binito yan kasi hindi pa napapanahon sa panahon na to. Huwag nyo ipilit sa Senado o sa Congress na maitulak yan ay sinusulong nyo na ano. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa napapanahon sa atin na magkaroon ulit tayo niyan. Kasi yung Cavite nga lang, hirap na tayong ayusin eh. Kasi alam nyo kung bakit? Pag napatayo yan, yung mga free fort na yan, alam nyo kung mangyari? Papasok ang mga investors nga sa atin. Oo, papasok ang investors. Samot-sari.
Ba't wala tayong control sa sarili nating bansa? Popondohan ng San Miguel Corporation, after the 30 years, saka pa lang tayo makikinabang. Masakit nga sabihin to, ah. Masakit sabihin to. Oo, natayo natin yan. Pinondohan ng isang private company. Pero for 30 years, ah, kunyari ang kontrata is 30 years or 25 years. 25 years muna silang makikinabang bago mapakinabangan ng mga Pilipino. Oo, sabihin natin may 30%, pero yung 70% of the share ay sa kanila. Oh, tapatan tayo. Oh, tapatan tayo. Example. Example ko sa inyo. Skyway. Akala niyo ba lahat-lahat ng kinikita ng Skyway sa gobyerno natin? Oh, mga kababayan ko. Lahat ba ng kinikita ng Skyway sa gobyerno ba natin napupunta? Let me example ah, kung ano 'yan ah. Para sabihin ko po sa inyo lahat, yung dinadaanan nating Skyway dito sa Balintawak going to airport, going to north or to south. Mga kababayan ko, tandaan nyo po, 70% of the shares noon ay mapupunta sa pambawi ng San Miguel Corporation. And the 30% is sa government. Ang liit lang po ng porsyento na pupunta sa gobyerno natin. Diba? Ganyan na nangyayari sa bansa natin. Remember mga kababayan ko, tas magpapatayo pa kayo ng mga ETZ na ganyan. Na economic zone. Gusto niyo pang maglabas ng ganyan. Eh doon nga lang hindi na nga tayo nakaporma. Biruin mo ah 2020 mag-expire yung kontrata noon after 30 years or 25 years. Anong mangyayari sa atin? Eh di reconstruct na tayo ng reconstruct kasi sira na 'yan. Pasira na yung build, pasira na yung ano, pasira na yung mga infrastructure natin. Rebuild na lang tayo ng rebuild. Ang yumayaman talaga dito, mga kababayan ko, yung oligarko, hindi naman tayo, hindi yung gobyerno natin. Pero kung tutusin, kung pinondohan ng gobyerno natin yan, of course, kaya natin yung gawin. Hindi lang magawa ni Pangulong Duterte. Bakit? Hindi lang magawa ni Pangulong Duterte that time. Kasi bakit? Malalaki utang natin sa ibang bansa. Malulugi tayo. Oh. Kung uutang pa tayo sa ibang bansa, malulugi tayo. Eh right now, mga kababayan ko, yan ang nangyayari. Sa agustuhan ni Pangulong Duterte na magkaroon ng proyekto, maipalabas sa Pilipino yung mga proyekto na ganyan, nagpagawa ng build. Proyekto ng government natin sa gobyerno. Pero tandaan nyo, mga kababayan ko, ang namamahala doon at ang namuhunan, oligarko, San Miguel Corporation pa rin. For example, nangyari ang economic zone sa Bulacan, Preport. Oh, 30 years ang kontrata ni San Miguel. Oh, 30 years niya nga hawakan yung bilyon-bilyon na pera na dapat sa bansa natin na pupunta. Because alam ko naman kaya binito ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan. Pag-iipunan ng gobyerno natin 'yan na maipatayo. Na gobyerno natin ang hahawak, na wala nang mga businessman, wala nang mga business tycoon na ganito na mangingialam diyan. At yung kikitain nun ay solo na ng ating gobyerno. Alam natin na kapag natayuan ng ETC, ng economic zone ng ating bansa, mga kababayan ko, magpapasukan ng mga investors. Opo, magpapasukan ng investors. Hanabishi, dito na gagawin yung mga microchips, dito na gagawin yung mga modern, mga mamahaling bags, dito na imamanpower yon, dito na ipamanufacture yon. Mga kababayan, ang mangyari ganun eh. Papasok. Lalaki ang income natin, ang gross natin sa bansa natin, lalaki ang ganda ng ating ekonomiya, lalaki ang GDP natin. But, mga kababayan ko, pero kung popondohan pa yan ng ibang ng oligarko, mga kababayan ko, niloko natin ang Pilipino for 30 years. Magtsatsaga tayo ng ganun. Hindi ko gusto yun. Yung iba, gusto yun. Kasi may for 30 years, may kakainin sila sa hapag nila. Pero the rest of the Filipino people, tandaan nyo to, gutom kayo, baon kayo sa hirap hanggang 30 years. Saan ka pupunta? Now, bakit binito ni Pangulo? Gusto ng Pangulo, pag-ipunan natin, tayo magbuo, huwag niyong ipahawak sa ibang mga negosyante. Dahil, kapag sila ang humawak, Pilipino magsasakripisyo, iba ang yayaman, Pilipino naman ang mahirap, iba na naman ang aangat. Lilikha nga yun ang trabaho. Pero tandaan nyo,
baon pa rin sa hirap ang mga Pilipino. Ang ginagawa ng Pangulo ngayon, inaayos niya ang ating bansa, inire-revealed ang mga sirasirang sanga ng gobyerno, inaayos niya lahat hanggang sa ma-align niya nang sa ganun, maumpisahan lahat ng proyekto ng lahat ngayon ng Pilipino makinabang. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto niyang pagkakapantay-pantay, parehas lang ng kanyang ama, walang mahirap, walang mayaman. Okay?